Un sarapnya. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay magsishare ako sa inyo ng isang napakasimple na snack na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay kagaya din sa bilo-bilo, pero hindi po siya bilo-bilo. Ito ay isang pagkain na natutunan ko dito sa Mindanao. So let's start mga kamamsi, gawa po tayo ng ginataan na pancake or solabay po sa Maranao. So let's start mga kamamsi. Itong ating mga ingredients sa ating gagawin na ginataan na giniling na bigas or solabay. Siyempre ang ating 1 in 1 half cup na giniling na bigas. Kailangan din natin ng nyog, asukal, at saka tubig. So let's start mga kamamsi, i-mix na natin ang gagawin natin na pancake muna na bigas. Pa-pancake muna natin ito mga kamamsi bago natin ito lutuin na ginataan. So lagyan natin siya ng tubig. Mix muna natin, dahan-dahanin lang natin yung paglagay ng ating liquid ingredients. Lagyan pa natin. Wala tayong imimix dito. Bali, 3 ingredients lang ang gagamitin natin dito sa paggawa ng sulabay. So, imix lang natin hanggang sa maging pancake na mixture siya. Bali, 2 cups na yung nailagay natin na tubig. And then, after natin mamix yan, iseset aside natin kahit 10 minutes lang. So, iset aside na natin ito. Napakasimple lang nito na recipe. Isang buong nyog ito. So, magse-separate ako ng 3/4 cup na kinudkod na nyog. So, i-separate na natin ito bago natin pigain ang ating nyog. Mainit na tubig ito mga kamamsi ko para makuha natin yung kakanggata. Saka natin siya pigain. So, ito na yung ating kakanggata. So, kukuha naman tayo ng pangalawang gata. Lagyan na natin ng tubig. Hindi na yan mainit na tubig. Normal water na yan mga kamamsi ko. So, nilagyan ko siya ng 3 in 1 half cup. And then, saka natin pigain. Prepare na yung ating mga ingredients. Ang unang-una natin gagawin, sangagin muna natin ito. Buksan natin ang ating stove. Para mabango yung ating pancake na ginataan, sasangagin natin yung 3/4 cup na nyog. Hindi ko yan ginata. Sangagin lang natin. I-try nyo to mga kamamsi. Masarap siya. Then, ang bango-bango niya pag ginaganito yung nyog. So, okay na to mga kamamsi. Off na natin yung ating stove. So, dudurugin lang natin ito. Kung wala kayong coffee grinder, durugin nyo lang yan na ganyan. Hindi kaya dikdikin nyo ng almeres. Iga-grinder ko muna ito para maging pinong-pino siya. Na-grinder na natin yung sinangag natin na nyog. So, ang susunod natin gagawin ay mag-hotcake na tayo ng ating rice flour na minix. Eto siya. Sineteside ko muna ito. Ayan o. Ito ang unang-una yung titimplahin para medyo lumambot yung ating mixture. Ilagay na natin yung ating sinangag na nyog kanina para pampabango ng ating mixture. And then, saka natin i-mix. Iseset aside nyo muna kahit 10 minutes lang yung inyong mixture para lumapot siya ng ganito kalapot. So, okay na to mga kamamsi. Wala nang mga lumps yung ating mixture. So, yung ating nilagay na nyog. So, gawin na natin tong pancake. Mainit na yung ating kawali. Ilagay na natin ito. And hopefully, hindi siya dumikit. Hindi naman siguro yung didikit. Ayan, ganyan lang yan. And dahil nasa mahinang apoy lang tayo, painahin natin yung ating apoy para hindi siya dumikit. Dalawang salang lang itong ating gagawin. And then, takluban na natin. Then, takluban natin. Then, nasa mahinang apoy lamang tayo. So, i-check na natin. Dandahanin nyo lang para hindi siya masira. Yan, oh. Maganda yung non-stick pan kung meron kayo non-stick pan. Pero kung wala naman kayo non-stick pan, eh, okay lang yan kasi yung tatanggal naman siya. Yan, oh. Tingnan nyo. Tatanggalin yan. Hindi pa yan masyadong okay. Ginanyan ko lang para madali na lang natin matanggal mamaya. So, takluban pa natin. So, i-check na natin. Pwede nyo na yung hatiin. Alam nyo kung bakit. Kasi, hahati-hatiin ko rin naman yan mamaya.
Ayan o, para hindi na kayo mahirapan. So, baliktarin na natin. Ayan. Niluto ko lang siya para maging buo-buo siya kasi hindi naman yan malagkit. So, kailangan natin siyang lutuin. O, diba, para na rin siyang bilo-bilo. Ayan. Then, balikan lang natin mamaya ulit. So, okay na to. Tanggalin na natin. Ayan, hot cake na natin yung ating gagawin na ginataan na rice pancake. So, ilagay na natin ito lahat. Kasi konti lang naman yung niluto natin para lang may pakita ko sa inyo. Takpan na natin. So, na-pancake na natin ito. I-slice na natin ito. Depende sa size na gusto nyong i-slice sa kanya. Ako, hindi ko siya palalakihin masyado. Bite size lang yung gagawin ko. Ay, ganyan lang. Simpleng merienda baga para sa ating mga anak. Pwedeng-pwede nyo rin itong pang-negosyo recipe. Okay na to mga kamamsi. Huwag na natin baligtarin kasi luto na yan sa ibabaw. Luto na to mga kamamsi ko. Dito ko na siya islicing. Ayan. Ayan, prepare na lahat-lahat ng ating ingredients. So, magluto na tayo. Gataan na natin yan. Etong kawali na to ang gagamitin na natin. Lagay na natin yung ating pangalawang gata. And by the way, yung aking pangalawang gata is 3 in 1 half cup. So, malapit nang kumulo yung ating nilagay na pangalawang gata, ilagay na natin yung ating sugar. Mamaya, dagdagan lang natin pagkukulangin tayo ng tamis. So, ilagay na natin yung ating ginawa natin na pancake rice kanina. And then, saka natin siya i-mix ng ganito. Pwede kayong gumamit ng brown sugar kung gusto nyo ng brown sugar. Palapot-laputin lang muna natin ito. Kailangan kumulong-kumulo siya and then lalapot yan. Yan, napakasimple lang nitong tinuturo ko sa inyo na snack, pero masarap. So, halu-haluin natin. And then, may tinira ko kanina na konti na sinangag natin na nyog na hindi ko giniling. Ayan, ilagay lang natin dyan. Konti lang para lang mag-medyo brown-brown yung ating niluluto. Para pampagango. Ganyan kasi siya niluluto. Ganyan. Ayan ang tinatawag nila dito na sulabay. Pag yun ang durugin yun, pwede rin naman hindi durugin eh. Marte lang ako eh. Kasi lumiliit din naman yan eh. Pwede rin naman kasi hindi durugin yan. And then, ilagay na natin yung kakang gata. Bango. Madaling-madali lang yung maluto. Pag yun munang haluin, hayaan nyo lang siyang kumulo. So, haluin na natin. Ilagay nyo lang sa medium heat na yung apoy ninyo. Baka masunog, ha? Ayan. Sarap. Gusto nyo yung medyo masabaw, lagyan nyo lang siya ng tubig. Lagyan natin siya ng konting tubig. Masyadong malapot. 1 cup lahat yung dinagdag ko na tubig kasi masyadong malapot. Which is, kapag masyadong malapot, pag lumamig na, ay wala nang sabaw. Sarap. Ganyan lang kasimple, oh. Sarap niya. So, i-off na natin ang ating stove. Okay na ito mga kamamsi. So, lagyan muna natin siya ng mga laman lahat. Pwedeng-pwede nyo itong pang-negosyo recipe mga kamamsi ko. Para lang din siyang bilo-bilo. Kaya lang, pagkakaiba lang ay gumamit ako ng rice flour. Joke lang, hindi kasi yung 5, 3 lang. So, ito yung nagawa natin sa 1 in 1 half cup na giniling na bigas. So, tikman na natin kung anong lasa. Actually, masarap to na pang-snack na napakasimple lang alamang. So, tikman na natin. Nagmainit. Bigas lang yan mga kamamsi. Hindi yan malagkit, pero para siyang malagkit kasi hinatcake nga natin siya. Ang sarap niya. Napakabango. Try nyo mga kamamsi. Shout out sa aking mga subscribers. Jen Colendres, sabi niya sa akin, wow, gang galing mo talaga Ate Presi. Dami ko nang natutunan. Shout out sa iyo, Jen Colendres. And shout out to Hilda Corada,
Ate Presi, palagi po ako nanonood sa pa-shoutout naman po sa video, pandagdag naman po sa kalaman. Ang galing, Ate Presi. Thank you so much, Hilda Curada. And shoutout to Maria's Vlog. And shoutout to Emily Cruz. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Bye!